So hello there, welcome to my channel. We'll talk about anything recreation and motivation about health. And if you might like my videos, hit nyo na po yung like button at subscribe button na nasa ilalim ng video ito para mas marami pa tayong video na malaman at mas matutunan pa natin kung paano nga ba ang tamang diet sa panahon ito. So ano nga ba ang topic natin ngayon? Ano po ang anim na bagay na dapat nating malaman bago tayo magsimula ng weight loss diet para naman tayo ay magkaroon ng malinis or maabot natin ang ating goals. So ito po, number one, you need discipline. Kailangan po ng disiplina natin para masimula natin ang diet. Bakit po? Kapag nagsimula ka at naisipan mo lang na umalis o umayaw na bigla, kasi nagutom ka. Hindi po ganun paraan natin ngayon. Hindi po ganun maabot natin. Hindi sa paraang ganun maabot mo ang iyong pangarap. So ganun po. Kailangan natin disiplina para maabot natin kahit ano man sa ating mga goals sa buhay. At isa na rin po dyan, ang dieting. So anyways, pangalawa po is be patient. Kailangan po natin ng pasensya kasi alam naman po natin na hindi magiging madali ang paraan ng weight loss diet because you need to go through lengths or kailangan natin pagdaanan kung ano man ang pagnagdadaanan ng ibang tao. Marami ka nakikita sa social media na naabot nila, yung timbang nila, hindi rin po sila nagmadali. Sila po ay nagkaroon ng matintim at malakas na pasensya para maabot yon. At pangatlo, ay be realistic. Sa panahon po ngayon, realidad ang kailangan natin isipin. Hindi natin sasabihin na, ay, bigla akong maglulus ng weight ng napakataas sa maliit na or maikling panahon. Hindi po mangyayari yon because kailangan po natin paunti-unti bumabawas yung timbang or maabot or inaabot mo o paunti-unting inaabot mo yung timbang na gusto mo because ganun po talaga. If you find that, if you pinilit mo or nagamit mo yon is magiging masaya ka talaga. Promise. So, ang sunod po ay be passionate. Kailangan po natin ng passion. Ano po ang meaning ng passion is to suffer. Hindi lang po ibig sabihin na kailangan natin maghirap because ang totoo po is what you must think is kung ano yung mararating mo sa mga bagay na ginagawa mo ito, and that is being passionate. Parehas po sa pag-aaral, maging passionate para makapagtapos tayo. At sunod po ay be hopeful. Kailangan natin pag-asa sa mga panahon ito, even in this time of illness, kailangan po natin maging hopeful because hope po ang magiging paraan or magiging sandalan natin para maabot natin yung pangarap maliban sa ating Panginoon. We need to be hopeful that we can achieve our dreams, our dream body, and our dream mga pangarap sa buhay natin. So anyways, yan po, be hopeful. At ito po, be a goal seeker. Bakit po? In every way, kailangan po natin ng goals. Bakit po? Kung wala kang goals, wala kang pagdadaanan, wala kang road na tatahakin, wala kang daan. Yun po ang silbi ng goals sa buhay natin because ang goal natin, tinitingala natin sa buhay natin para may marating tayo sa buhay at kailangan po natin yun para maging totoo or maabot natin yung pangarap nating katawan at dyan po ang weight loss diet. Salamat po sa video na ito. Ay salamat po sa panonood ng video na ito at salamat nakaabot ka sa dulo. At huwag niyo pong kalimutan, hit po yung like button sa baba at yung subscribe button para mas marami pa tayong video na magawa at marami pa tayong video na magiging matututo tayo kung at paano nga ba ang tamang paraan ng pagda-diet. So anyways, always remember, eat better, track better, and be better. This is Ray. See you in the next video.